Magandang araw na naman mga kainik. Isang araw na naman na makabuluhang kwentuhan at makabuluhang kaalaman ang handog sa inyo ng Daddy Joe URCS. So ano ba ang ating topic sa ngayon? Ang topic natin sa ngayon ay ano ba ang maganda? O ano ba ang magaling? Ano ba ang mas dapat nating itanim? Ang mistisa o ang negra? Ayan, dalawang klase ng ampalaya na paglalabanin natin sa mga kanilang katangian. Depende sa aking experience na naranasan ko nung ako'y nagtanim ng ampalayang ito. So, ito ang mistisa. Ito ang negra. Ayan, ang tinawag ko lang siyang negra kasi mistisa isa. Pero dark green lang siya. Ayan, ang kulay, halata naman ang pagkakaiba nila. Sino mas maganda? Pag matingkad ang gusto nyo, you can have the dark one. And kapag naman gusto nyo maputla, kunin nyo itong mistisa. So, madaling kilalanin ang pagkakaiba pagdating sa kulay. Pero, alamin naman natin sa bigat. So, ito, meron ako ditong maliit na timbangan. Alamin natin kung alin yung mas maganda. Kung alin yung mas mabigat. Unahin natin ang mistisa. Tutusok ko siya dito. Then, let's see. Silipin nyo guys. Nakikita nyo ba? Yan. Halos ano lang siya. Isang guhit. Halos dalawang guhit. Ang isang to. So, magaan. Magaan lang siya. Pangalawa, sunod naman natin ang kung tutusin, mas malaking isa. Mas malaki to kesa dito. So, tingnan natin kung alin na mas mabigat. So, ayun. 1/4. Kikita nyo ba? Ayaw, 1/4 siya. It means, lamang ang green. Pagdating sa bigat. So, maganda to. Maganda magtanim ng green. Kung baga sa mga nagtitinda ng mga ampalaya. Kasi mas mabigat siya sa timbang. Kesa sa tisay. So, ang nanalo is green. Sa pabigatan. Sunod, kung doon sa mga nagtatanim, check natin kung alin ang mas maganda itanim o yung mas marami kang makukuhang pantanim. So, kailangan natin is biyakin. Alamin natin. Unahin natin itong green since siluluto ko rin naman ito mamaya. Biyakin na natin, di ba? Diniingatan ko lang po yung gawing loob. Para kung sakasaling pwede siyang itanim, makukuha natin yung buo nang hindi nasusugatan. So, ayun, magulang na nga. Uy, sayang yung buto. So, ito yung green. Since pangit yung pinitas ko, meron siyang buto, mas marami. Halos puno. Kaya ayan, mula rito hanggang dito. May buto siya. Ayan, di pa nabuksan yung iba. Mula dito hanggang dito. So, yung maliit na to, maganda na yung buto niya. Kulay brown na. Pwede na siyang ibilad at itanim. Yeah, doon sa mga gusto nito, mas marami siyang buto. The next natin, palo natin itong puti. Tingnan natin ako ano itsura. Kung bakit mas magaan itong puti. Kahit mas malaki siya. Oh my God. Ayan. Alam niyo na ngayon, makikita niyo dito kung bakit mas magaan siya. Ayan. Nakita niyo ba? Ang buto niya is nandito lang sa puno. Ayan.
kahit alin po pitasin ko, nakakailang pitas na ako ng ganito, tuwing magluluto ako, wala talaga siyang ganong buto. Mas may pinakamarami na magkaroon siya ng buto ng lima. Kaya para siyang hollow, walang laman yung loob, kundi puro mabulak, bulak-bulak lang yan. Yung pinaka ano niya lang, yung bulak-bulak. Kaya mas magaan to. So, kung yung farmers papipiliin dahil ano, per kilo ang labanan ng mga farmers do sa kanilang mga supplier, lugi sila dito. Lugi sila kasi ito mabigat. Kaya mas magandang itanim, ibenta to. Dito magaan. Kaya siguro, ano, mas madalas tayo makakita ng ganito kaysa sa ganito. So, ayun, alam niyo, nakita na natin ang diferensya kung bakit mas maganda ang, ay, mas magaan ang tisay at mas mabigat naman ang negra. Sunod naman natin ang pagpapatubo. Pagpapatubo sa pamamagitan ng buto. So, ito papaliwanag ko sa inyo based on my experience. Kasi nakapagtanim na ako ng nitong negra at nitong tisay. Nung nagtanim ako ng tisay, nahirapan akong magbuhay. Yun lang po, mahirap. Maselan siya. As in, maselan talaga. Kasi kung tumubo man siya, sakitin. Sakitin tong negra. Hanggat hindi siya gumaganda, hindi siya mag-grow talaga na maganda. So, umpisa. Mas lamang yung namamatay. Pero dito naman po sa negra, kanina, ito, sa ganito, mas maganda siya, mas madaling ano, patubuin. Kasi hindi siya, ano, hindi siya mas dinadapuan ng sakit. Basta dire-diretso lang siya, ganun. Kahit di mo ganong alagaan, mabubuhay siya. Basta maganda yung buto. Nakadepende pa rin po sa buto, ha. So, mas maganda pa rin ito. Ika, ano, pag inakailan tayo sa pagpapatubo, kulay, bigat, dami ng buto, pagpapatubo, panlima na, yung pag-aalaga. Sa pag-aalaga naman po, tulad na nabanggit ko kanina, kapag malaki na siya, mas masarap alagaan ng ito, tisay. Kapag nakatubo na po siya, mas masarap ng alagaan ng tisay. Kasi once na nakatubo na siya, medyo mga isang dangkal na, ang bilis niyang humaba, ang bilis niyang lumaki, napakasarap niyang alagaan. Saka hindi siya ganong inuuo, hindi siya ganong dinadapuan ako ng insekto na nakasira sa kanya. Kapag malaki na, kapag nakapag-survive na siya sa kanya pagiging seedlings, yun ang kagandahan dito. Dito naman sa isa natin, dito, lapitin po ito ng uod. Yes, hindi ko alam kung bakit, basta napansin ko lang, lapitin po ito ng mga uod, lapitin ng mga insekto, nasisira sa kanya. Kaya kadalasan, yung mga farmers, gumagamit na ng mga sprayer o yung mga pesticide para pagandahin lang yung kanilang ampalaya. So yung nakikita nyo dito, organic po yan, parehas. Organic po to sa tanim ko kasi di po ako nagamit ng pesticide. Then, kaanim natin yung haba ng buhay o yung term of life ng dalawang variety ng ating, yung atin lang, hindi lang po dalawang variety ng ating ampalaya, yung nandito lang po. Yung tisay lang at yung negra ang pinag-usapan natin. Sa term naman ng buhay nila, ang mas alin ang mas maganda, yung mas mahaba. Ang mas mahaba po ang buhay is ang tisay. Yes. Kasi po to, yung palaya kung nakikita niyo diyan, almost 5 months na siya. At sa tingin ko abot pa siya ng 8 months. Isang puno lang po 'yan. 'Yun ang kagandahan diyan. Tapos dito naman po sa negra, kapag lalo kung hindi organic, maabot daw siya ng 5 months. Hanggang doon lang po. So ito, mas maganda po itong mistisa. So panalo na naman ang mistisa sa part na to. Yung patibayan ng buhay. Tanggang sa kaliit-liitan sa kanya kasi namumunga siya. Kahit na medyo maliit yung iba naman malalaki. But mas mahaba buhay nito. Yung mistisa. So pampito, sa sustansya. Pagbatayan naman natin sustansya. So hindi naman nagkakalayo, parehas lang. Parehas lang sila, pati yung lasa. Parehas lang kasi, hindi. So, mas mapait pala yung isa. Mas mapait yung green. Yung dark, yung ating negra, kaysa sa mistisa. Kaya mas madalas bili ng mga consumer ay yung mistisa. So, panalo na naman ang mistisa. Yun nga lang, pagdating sa consumer, mas ang gusto nila yung ganito. Kaysa sa green, o doon sa dark natin. Mas binibili nila ang mistisa. Kasi masarap kasi, hindi siya ganun kapait. Mapait siya, pero hindi siya ganun kapait. Pero depende pa rin sa pagluluto nyo. Kasi may technique din yan, di ba? So, doon po sa nagtatanong ko paano magluto ng
ang palaya na walang pait. I-check nyo lang po yung vlog ko, ang palaya na walang pait. Sa nandyan lang po yan, collab with Ate Terrypel and Bilete Madarang. Andyan po yan sa akin. Scroll down lang po kayo, makikita nyo po yan yung video ko, yung kung paano magluto ng palaya na walang pait. So, pangwalo na pagbabatayan natin sa ating versus biyayang dala o bunga o yung paramihan ng pagbunga. Alimbang mas maraming magbunga, ang tisay o ang negra? Ang sagot, siyempre po ang tisay. Panalo si tisay. Nakikita niyo naman po dito sa likod ko. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Halos madalang lang po yung negra. Kadamihan makikita niyo po rutisay. Ayan. Isa sa ebidensya na ang mas maraming magbunga is itong tisay. Kaya solve na solve kapag nagtanim ka ng tisay. Lamang nga sa bigat ang green, pero lamang naman sa bunga ang negra. So panalo pa rin ang tisay. Pangsyam, lasa. Parang ganun din sa pait niya ngayon. Nagkanay, ano ko na pala yung kanina. Sa lasa. Ito po kasi hindi ganun mapait kumpara sa ating pang, ay sa ating negra. Mas mapait po ang negra kaysa sa tisay. So, kaya mas mabili itong, ano, kas mabenta itong tisay kaysa sa negra. So, pansam po, sa consumer demand, siyempre, nasa natukoy ko na kanina, panalo pa rin ang tisay. Kasi mas binibili nila to kaysa dito sa ating palayang negra. Yun po ang pagkakaiba ng ating ano, ang palaya. So, sa tingin nyo, sa mga sinabi ko, alin po kaya ang nanalo? Ang mistisa o ang negra? Kayo po ang magsasagot niya kung sa tingin nyo kung ano po ang panalo. Please comment down below. Then, like, subscribe na sa aking channel. Huwag kalimutan mag-share. Mag-share kasi malaking bagay po ang pag-share sa ating social media ng ating mga video para doon sa mga kaalaman ng mga gustong magtanim ng palaya. Kung sa tingin nyo kung alin nyo mas magandang itanim o itong tisay o ang negra. Ang tisay na walang buto, nakakaunti. O ang negra na puro buto. Ayan, kitang-kita naman. Mamili kayo. Sa lasa, mas masarap to. Kasi medyo matabang. Ito, mas mapait. Depende po sa inyo. Sa gusto nyo, kung mas mapait, ito ang piliin nyo. Kayo po magde-decide yan. Pero kung ako po ang papipiliin, mas gusto ko ang tisay. Ayan. Alam nyo po ba dito sa paligid namin, halos lahat sila nanghihingi ng buto dito sa akin para magtanim din sila ng kanila. Kasi maganda nga daw yung binhi ko. So, depende pa rin sa inyo kung ano gusto nyo yung tanim. So, ayan guys, hanggang sa susunod na video natin. Ako po si Daddy Joe URCS at ito ang aking kwento.